Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala and today's video, pag-usapan natin ang Miss Universe Philippines 2022. Sino nga ba yung mga pinakamalalakas na pupwede talagang manalo ng Miss Universe Philippines 2022? Nandiyan yung mga dark horse na sinasabi before, but ngayon ay nangunguna na at posibleng silang manalo. Pupwede rin yung mga talagang from the beginning ay frontrunners na at very consistent sa kanilang performance. Yun na nga guys, sino nga ba yung mga pinakamalalakas na Miss Universe Philippines 2022 beauty pageant contestants? Pero bago ako magsimula guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe at gusto nyo ang mga beauty pageant vlog, magsubscribe na kayo at huwag kakalimutan ng notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga susunod na uploads. Alright, allow me to give you my top 10. Alright guys, so yung 5 muna, first 5 nakasama sa top 10 ko at then yung last 5, sila yung mga talagang feeling ko na talagang isa sa kanila ay ang pwedeng manalo at deserving na manalo ng Miss Universe Philippines 2022 title. Simulan natin guys in random order. So hindi ko ibibigay kung sino yung number 10, number 9, number 8 and so on and so forth, but itong first 5 sila yung posibleng makasama sa top 10. Okay, ang unang-una diyan ay walang iba kung hindi si Miss Pangasinan. Alright, Miss Pangasinan, super ganda naman, napanood nyo naman siguro yung press presentation niya. Talagang mala South Africa, na mala Thailand or and so on, na talagang exotic na exotic ang ganda ni Miss Pangasinan, Miss Bourbon. Gorgeous, fierce, and exotic. Pinay na pinay pa rin ang ganda. Right, susunod natin na wala iba kundi si Miss Taguig. Miss Taguig, she's really pretty but she is, I think, lacking on the communication skills. But hindi naman ako ganun kagaling mag-English or communication skills. But this is just my opinion. Alright guys, so Taguig, posible. Hindi natin sure. Hindi naman ako judge, hindi naman ako manghuhuli. Hindi naman ako ang pipili ng Miss Universe Philippines 2022, but I think para sa akin, nakikita ko lang siya ay pwede sa top 10 but not on the top 5. Susunod natin, Miss Baguio. So nagsimula siya as dark horse. Talagang nung nagpasa siya ng application para sa Miss Universe Philippines 2022, maraming humanga sa kanyang picture. To be honest, talagang maganda si Miss Baguio. Actually, gusto ko siyang ilagay sa top 5 ko. For now, siya ang aking isa sa top 10. Miss Baguio ay talagang super ganda. Makikita nyo na talagang maganda yung mukha. Pinay na pinay. Let's see guys. So I just need to see more of her performance in the coming days. At posible na mapunta siya sa top 5 at pwedeng mag-rise at malagpasan niya yung iba pa. Alright, so Miss Baguio, super ganda. Pinay na pinay. Pure Pinay. Kung gusto natin magpadala ng Pure Pinay, Miss Baguio is one of the best choice for this. So sunod natin guys, walang iba kung hindi si Miss Palawan. So Miss Palawan is also one of the pinay na ganda na para siyang yung mga 90s na binibining Pilipinas or Miss Philippines winners, sila Chatsilayan or so on, yung mga ganong ganda. Alam mo yung parang exotic na pinay na morena na super ganda. Ang problema ko lang is, I'm sure napanood nyo na yung kanyang mga interviews. Hindi siya ganon kagaling sa interviews, but maybe it's just hindi siya pang pageant yung pagsasalita, but may talino naman si girl. Okay? So Miss Palawan is one of my top 10. Right, so yun. Susunod natin, walang iba kundi si Iloilo Province. So, Iloilo Province, why? Bakit top 10 ko lang siya for now? Nahihirapan pa akong pumili doon sa pinakamalalakas ko na 5 na lady. So, Iloilo Province is one of the best, one of the most deserving to be in the top 10. Pwedeng mapasama siya sa top 5 ko in the next video. But for now, top 10 ko siya. Alright, so Miss Iloilo Province, super galing naman talaga niya magsalita kung napanood nyo na, diba? Super ganda rin naman, ang ganda niya na kanyang presentation. Alright, Iloilo Province, one or the last one in my top 10 or first 5 ng aking top 10. Alright, so yun na nga guys, ang aking pinakamagagandang 5 na ladies na Miss Universe Philippines 2022. Simulan natin, walang iba kundi si Miss Cebu City. Miss Cebu City is such a goddess. She is a bombshell. Super ganda ng katawan ko, nakita nyo yung kanyang swimsuit photos. Super liit ng bewang. Ang balakang ay talagang kumukurba. Para siyang basta ang ganda ng katawan ni Miss Cebu City. By the way, ang galing-galing din namang magsalita ni Miss Cebu City. Super fluent sa English. Super ganda ng boses. Malagasini ganado siyang kanyang boses. Super ganda rin ng mukha. Ang problema ko lang kay Miss Cebu City, meron siyang angulo. So, meron mga angulo na parang humahaba yung kanyang face. Parang lumiliit yung dito, but overall,
super ganda ni Miss Cebu City, pwedeng siya ang manalo ng Miss Universe Philippines 2022. To think na pareho sila ng lugar ni Beatrice. So pareho silang taga Cebu City. Alright, susunod natin ay walang iba kung hindi si Miss Bohol. Miss Bohol is Pauline Ameling. So siya yung tipong parang kakabahan ka. Yung tipong kakabahan ka kasi maganda siya, magaling siyang magsalita din naman, but parang super safe ng kanyang stand sa Miss Universe Philippines 2022. So, pwede siyang maligwa, pwede siyang maging runner-up ulit, pwede rin namang manalo. We never know, di ba? So, hindi natin alam talaga kung anong hinahanap ng Miss Universe at ng Miss Universe Organization or Miss Universe Philippines Organization, to be honest. So, in my opinion, hindi ko sinasabi na mataba siya, but she is naturally with a bulky, muscular, sporty body or physique. So, yun yung problema ko lang. Kung ako magbe-base ako doon sa mga super slim, super parang modeless na katawan, kung ikukumpara mo sila doon sa mga iba, kamukha ni Cebu City. So Cebu City and then Bohol, parang lalamunin siya ni Cebu City sa katawan. Okay? But like I said, hindi natin sure kung ano bang hinahanap ng Miss Universe Philippines ngayong taon. Yun na nga, Bohol, Pauline Ameling, okay naman yung kanyang styling no press presentation, okay din naman yung mga performance sa mga photo shoot and everything. In all honesty, super ganda talaga ni Pauline. Alright, ang susunod naman ay wala yung back kundi sa pinaka-paborito. Actually, number one siya ng Missology. But for me, hindi ko siya makita as number one, maybe number two. But Miss Pasay is really pretty. She is really gorgeous. Siya yung talagang wala siyang angulo. So, magandang-maganda talaga ang mukha ni Miss Celeste Cortesi or Celeste Cortesi, Miss Pasay. So, super ganda rin ang katawan. Just like Miss Cebu City, talagang bombshell. Kung pagandahan ng katawan, talagang panalo talaga si Celeste Cortesi ng Pasay. Right, so super super parang mahinhin na hindi mo maintindihan kung iyang mag-smile minsan, but she is really pretty. So she is really gorgeous, really sexy, and sincere siyang magsalita. So pag bumukas yung kanyang bibig, pag ini-interview siya, super sincere ang kanyang mga sinasabi. Hindi yung parang pageantry magsalita. Okay, so yeah, Miss Pasay, isa sa pinakamagagaling at pwedeng manalong Miss Universe Philippines 2020. Susunod natin, wala iba kung hindi si Miss Makati. So Makati Michelle D, isa sa talagang consistent. Masasabi natin na consistent yung kanyang styling. Hindi siya yung paiba-iba ng hairstyle, hindi siya paiba-iba ng makeup and everything, and she is very consistent. So, well, it depends kung siguro yung mga sponsor na visit or photoshoot, of course, may iba yung kanilang styling, yung kanilang makeup. For me, nakikita ko na consistent siya. Katawan, kung katawan, labanan ng katawan, hindi magpapatalo si Michelle D. Maganda ang katawan, slim, pwedeng-pwede talaga siyang ipanlaban sa Miss Universe. Siya yung pinakamalakas na nakikita ko side by side with Miss Pasay. Yun ang nakikita ko kay Miss Michelle D. So Michelle D is one of the best na pwedeng talagang manalo ng Miss Universe Philippines 2022. Last but not the least, walang iba kung hindi si Miss Misamis Oriental. Alright, so Annabelle McDonald, talagang super ganda. Ang edge ni Annabelle McDonald is talagang super haba niyang tingnan. Ang haba ng legs, ang ganda ng legs. Basta ang super ganda ng legs niya. So million dollar legs, kumbaga ang tawag. Super ganda, super flawless sa mga interview, super super galing. The only comments na or my only concern guys is that siguro yung styling, to be honest guys, magbigay kayo ng comment o mag-comment kayo down below kung tama yung sinasabi ko. But for me, styling wise, I think marami pa siyang dapat baguhin sa styling. Siguro medyo more on parang darker makeup or darker eyeshadow or so, I don't know kung tama yung iniisip ko, but yun lang. Feeling ko lang is masyado siyang mistisa in most of her events, but wala namang masama dahil talagang half siya, diba? So half British siya. But for me lang, siguro styling. So styling, yun lang yung disadvantage niya. But overall, Misamis Oriental ay pwedeng manalong Miss Universe Philippines 2022. Anong masasabi nyo guys sa aking second hot picks? Sang-ayon ba kayo? Agree ba kayo? Kung meron kayong mga opinion, suggestion, leave the comments down below at huwag kakalimutan mag-subscribe. This is it. This is the end of this video. And thank you for watching and I hope you guys stay safe and be safe. Alright, until on my next vlog and bye-bye.